Hello everyone! Welcome back to my channel. Please do not forget to hit like and subscribe and click the notification bell para naman updated kayo sa mga future vlogs ko. Hello everyone! It's me, Kenneth Estrada again, and for today's video, meron tayong mga kasamang special na tao na napaka-supportive, napaka-gwapo. Hindi ko napapatagalin. Please welcome my brother, Kino Estrada! Hi guys! So guys, for this video, magmumukbang challenge kami. So ngayon, nakikita nyo, meron tayong takoyaki. Meron tayo ditong donuts. Meron din tayong shawmai. At meron tayong mga shawarma. Siyempre guys, habang kumakain tayo, kikwento ko sa inyo kung ano ba yung naging journey at ano ba yung mga nangyari sa Mr. and Miss CentroMall 2019. So, to start with, before ako sumali ng CentroMall, actually, nung una akong tinanong nung handler ko, medyo hindi ako masyadong okay kasi para sa akin, parang ibigay ko na sa mga bata, ganyan, or sa mga baguhan na gustong sumali ng pageant. Tapos alam ko na itong brother ko, hindi rin siya ganun ka-supportive na sa pagsali ko. Bakit nga ba hindi ka masyadong, sige, sali ka dyan. Hindi ka gano'n nung una. Well, yung una-una, syempre, parang sabi ko sa sarili ko, hindi siya gano'n ka high-end na pageant or competition. So, syempre, nanggaling na ng Mr. Kabuyaw and also Ginoong Laguna. So, yun. Pero para sa akin, bababa mo and nagkaroon ka nun ng mga titles sa ilang pageants. So, para sa akin, big no-no. Actually, naisip ko din yun. Kaso, nung accidentally, kasi yung Mr. and Miss CentroMall, meron siyang weekly finals. So, apat na week yon. So, nung second week, nagawi ako sa CentroMall. Tapos nakita ko doon, may pageant. Tapos nakita ko yung team namin, ang Team IC. And then, kasi naka-insyoso lang ako. Tapos nakita ko yung mga kasali. Guys, marami po talagang mga kasali na sumali na ng mas malalaking pageant na nandoon. Tapos, pinilit nila ako na hindi naman nakakaya na sumali. Kasi si ganito nga sumali. So, kaya nag-join na rin ako. Alam mo, the best talaga itong choco butternut ng Mr. Donut. Sobra. Yan din actually favorite ko. sa Dunkin' Donut, gusto ko yung choco butternut. Krispy Kreme, ang gusto ko doon yung honey glaze. Tapos sa Jayco, yung Al Capone, the best yun. Kagaya sabi ko sa inyo, marami mga sumali sa Mr. and Miss CentroMall na nanalo na sa ibang contest. Meron doon, si Raymond Marquez. Di ba nakalaban mo na yun? Nakalaban ko yun sa Ginoong San Pedro. Oo, Ginoong San Pedro. Pero si Raymond, alam ko, siya ay Ginoong Santa Rosa 2016. Tapos, Si Archan Perez, sumali na siya sa Mr. Global Youth International. First runner-up siya doon. Tapos yung isa pa, si Romeo Soriano. Si Romeo Soriano, sumali siya sa Fashion Model Quest. Siya yung first runner-up. And yung Fashion Model Quest na yun is an national pageant na rin. Sa mga babae, ang mga sumali ay si May Boyser Gonzalez. Siya ang Miss Ubay 2019 first runner-up. So yung Miss Ubay, regional pageant siya sa Bohol. Tapos nandun din si France Marie, ang Miss Bulacan 2018. Biruin nyo guys, maraming sumasari na ano. Tapos si Hannah De La Viña Tomaquin. Siya ang Miss Teen Laguna Kalikasan 2018. So, nung nalaman kong mga kasali sila, sabi ko, bakit naman hindi ako sasali? Eh, sabi nga nung handler ko, walang maliit na pageant na naniniwala naman ako sa kanya. Sumalang ako ng
Mr. CentroMall, part ako ng week 4. So, yung week 4, November 23. After nun, November 24, nag-photoshoot agad kami ng casual wear at swimwear. Thank you nga pala kay Ersha Aguila para sa casual wear ko. And then, yung coronation night, ginanap siya last Saturday, which was December 14. So, yung naririnig niyo sa background, kung napanood niyo yung video ko ng full performance ko, yung sumisigaw doon ay, go Kenneth, 1, 2, 3, go. After niya sumigaw, nagpupunas daw siya ng pawis kasi tondo yung ano niya, yung pagsigaw niya. Tsaka kasi yung ano, yung feeling na lahat ng tao nakatingin sa'yo. Lahat kasi rinig na rinig yung sigaw ko. Totoo yun. Tapos yung nanay ko daw, na kumakain dito sa tabi namin. Ayan, ang mami namin. Sabi niya, kada sumisigaw daw siya, umuubo siya. Sakit sa lalamunan. Masakit may? Paano yung sakit? So, kada tapos kasi nung, actually, pagpasok na pagpasok nung after ko mag-production, nagpakilala kami. After nun, next ko, chinat ko agad yung nanay ko. Sabi ko, kamusta yung performance ko? Sabi mami, ang bilis mo maglakad. Tapos, pumasok yung kapatid ko backstage. Sabi niya, lagi daw akong kagano. Sabi mo, nagkagano ako lagi. Ganun ka maglakad, kuya. So, tapos bigla ito nag-text. Ang haba kasi, nung text niya. Kasi dumating na ako. Nabigla siya yung text. Kasi tinanong niya kay mami kung ano yung naging performance ko ng introduction. Mabilis nga daw ako maglakad. So, nung nag-sportswear na, medyo pinagalan ko na yung lakad ko. Ay, hindi. Talent muna, no? Pagkatapos nung talent, sabi niya sa akin, hindi daw okay. Gawa ng emotion. Kulang sa emotion. Kumpara, kasi yung talent niya, ginawa niya sa Ginong Kabuyaw eh. Sir Kabuyaw. So, ayun. Sabi ko, parang mas may emosyon yung Kabuyaw niya kumpara dito sa Centro. Kaya siguro hindi ako nag-best in talent. Tapos, sportswear. Hindi, binagalan ko na. After nun, pagpasa ko, may comment pa din. Sabi niya, umulit daw ako ng formula. So, nung casual, sinunod ko naman siya. Tapos napanood ko yung video eh. Okay naman yung naging result niya. Mas babad ako sa stage. Ginawa ko siya sa swimwear pati sa ano, sa formal wear. So yung mga sinasabi nila sa akin kasi sila yung nakakakita sa ano eh, sa nang nasa audience. So maganda yung ganun na at least nakakakuha ka ng feedback para na adjust mo yung performance mo, di ba? Napalus na papaganda mo siya. Tapos after na lahat ng segment, question and answer na. So lahat ng babae tinanong, eh ilan sila? 13? 13. Tapos pati lahat ng lalaki tinanong. So, 12 kami. Before mag-start yun, sobrang inakabahan ako. Kasi narinig ko yung ano, yung tanungan sa babae na ano yun, yung may picture analysis tapos kailangan sabihin mo yung root causes, i-identify mo yung root causes, yung solution mo, ganyan. So sabi ko, ang hirap-hirap naman ito, ganyan-ganyan. Tapos nag-text ulit siya sa akin. Nasabi mo lang? Nag-text ako kasi parang medyo pinapaulit ng organizer dun sa host yung tanong. Feeling ko, parang naisip ko kasi nun, feeling ko yung mga babae or yung mga girls, hindi nila na masyadong nasasagot. Ang gusto yata mangyayari ng organizer, sagutin mo yung bawat tanong. Like, dami kasi. Identify mo kung ano yung issue na nabunot mo base dun sa picture. Kunyari, unemployment. Ano yung unemployment? Then, what are the root causes? I-explain mo siya. Then, as a candidate, or paano mo masusolusyonan yung issue na yun bilang isang kabataan? Apakayabang ng kuya kung magsalita, di ba? Hindi kasi, siya, veterano na to sa mga pageant. So, kung saan siya na rin siya lumaban.
Yung pinakamalaking contest niya na pagtitlean niya is Mr. Metro Top Model 2011. National title siya doon. Pakayabang. From Laguna! Tapos nung ako na yung tinatanong, hindi ko rin siya nasunod. Kasi hindi ko nasabi kung ano yung... hindi ko na-identify kung ano yung unemployment. Pero, base sa naging takbo naman nung ano ko... Instruction. Oo. Nga pala dun sa mga nagsasabi sa akin na napakahaba daw po ng sagot ko. Kasi po, nung weekly finals, medyo maikli, on point. Tapos, yung ano lang talaga, yung kung ano yung tanong, sinagot ko, nag-explain ako ng konti. Tapos, yung tumbok na tumbok lang. Meron akong friend na nag-advise sa akin na sabi nila, okay na okay daw yung sagot ko kung sa mga regional pageant o kaya city pageant ko siya sinagot, sobrang swak niya daw. Pero sa parang sa mall contest daw, parang ang labanan is medyo mas mahabang sagot, mas okay. So, pinahaba ko po yung sagot ko intentionally para at least mas ma-gets ng lahat kung ano yung ba yung sasabihin ko. And it turned out na okay naman siya. Tsaka, the way mo siya sinagot, like, syempre, mahaba siya, na-explain mo na maayos. Parang yun din talaga yung hinahanap ng mga hurado. Na tinitingnan kung gaano ka kawiti, kung gaano, ano, yung communication skills mo, kung gaano ka okay. So, I think that's the reason kung bakit ikaw yung hinirang na Mr. CentroMall. Hinirang. Tapos guys, nung awarding na, syempre, in-announce na yung mga special awards, photogenic, friendship, tapos yung People's Choice Award. Wala akong nakuha. Tapos, minor award. Akala ko makukuha yung best in talent. Tapos, hindi ko rin ako yung best in talent. Tapos, merong isang candidate, si Romeo Soriano. Nakuha niya yung best in casual, best in sportswear, saka best in formal. So, hinakot niya yung lahat. Tapos, photogenic. Saka yung photogenic, nakuha niya rin yun. Tapos, ang best in swimwear is si Raymond Marquez. So, wala talaga akong nakuha. Kasi, nung nasa stage ako, sabi ko, makakuha lang ako ng isang award. Medyo, mapapalagay yung loob ko na may chance ako mag-title. Kasi nga, tiwala naman ako sa naging sagot ko. Tapos, wala akong nakuha. So, nung tinatawag na yung first runner-up, na nandun pa yung naghakot award, nananalangin ako sa ko, Lord, sana ako na lang yun, sana ako na lang yun, sana ako na lang. Pero sila, kampante sila. Alam namin na uutol ko tatawagin. Na first runner-up. Hindi. Magta-title. Oo, kampante sila. Pero ako sa stage, parang sabi ko, first runner-up lang, okay na. Kasi nga, ayoko, kasi wala akong award, tapos hindi pa ako ma... Kapag iba yung tinawag, na first runner-up, for sure, yung naghapot award yung magta-title. Kasi imposible yung mawala yun sa lima, di ba? So, natatakot ako. Sabi ko, baka umuwi pa akong as in walang-wala. So, sabi ko, kahit first runner-up lang. Tsaka yung time na nagkaroon ng parang inad yung fourth runner-up tsaka third runner-up. Eh, kasi sa girls, meron na awardan na nasa Felicity. Sa Felicity. So, magut siya, pero wala rin siyang award ni isa. So, doon yung takot namin ng family na baka yun din naman yari sa akin. Baka ganyan naman yari sa kanya sumagot pero walang award ni isa. So, syempre, habang tinatawag yung fourth runner-up, third runner-up, bago i-announce, syempre kami, nananalangin sa isipan namin na huwag tawagin si Kenneth, huwag tawagin yung utol yun. Actually, ako rin sabi ko, noong fourth runner-up, sana hindi ako. Tapos nung tinawag na yung first runner-up, kukuha ka ba? Nakuhain natin siya kasi siya yung nag-video nung full performance ko. So, tinawag na yung first runner-up, tapos tinawag yung nag-akot award. Medyo hindi nawala yung kaba kasi yung nag-best in swimwear, nandun pa. So, sabi ko, siya may award ako, wala. Baka siya yung title, ako hindi, ganyan. So, baka hindi ako nag-best in talent kasi baka hindi ako natripan ng mga judge, ganyan. Tapos, nung tumitingin ko sa audience, sila Nay IC, sila Nay George, yung team ko talaga, tinuturo nila ako, sabi niya, sayo na. Ginagano na ako. So parang, hindi ko alam kung ba't hindi ako naniniwala. Kasi parang, syempre, pag nandun ka sa stage, hindi mo ano eh. Lahat ng doubt, hindi ka magiging confident
na sa'yo yun hanggat hindi tinatawag yung pangalan mo. Kaya lahat ng doubt, sabi ko, eh, baka hindi kasi baka ganito, baka ganyan. Kaya nung tinawag yung pangalan ko, grabe, grabe yung sigaw niya. Kasi ko yun ako. Sigaw namin. Oo, sigaw nila mami, sobra na para hindi ko ma-explain, pero sa kaya nga sa lahat po ng nagtiwala, lahat ng sumuporta, sobrang maraming thank you. At nanalo tayo, hindi lang ako, nanalo tayo as the first ever Mr. CentroMall 2019. And before we end this video, meron nga pala tayong mga isa shout-out. Shout-out kay Jopay Melendres, kay Andrea Del Castillo, hello kay Denisa Murillo, hi kay Yuan Jake, hello din kay Migs Rivera, hi kay Alvin Venus, kay Prince Jesse Garcia, kay Geraldine Heredia, kay Alvin Velasco. Hello sa inyo guys, thank you for watching my video. Sobrang thank you doon sa mga taong grabe yung suporta. Nakita ko na nag-mention talaga sila ng mga pangalan doon sa People's Choice Voting. Sila yung mga nagsishare ng photos ko. Kaya gusto ko talaga silang pasalamatan. Si Alilio Sandra K. Thank you kay Ana Luna Estrada. Kay Arnel Almodovar. Kay Carlo James Abel. Kay Daniel Gruta. Danisa Murillo, Ed Francis Abad Kimson, kay M. Sun Yu Lin, si M. Slat, si Franz Louis, thank you, si Franz Louis. Fran Louis. Si Tony. Yes. And kay Garshly Tonakaw, kay Jenico Sumantil, kay Jel Oche Martiliano, kay Jason Abila, ito sobrang advice din to sa akin sa Q&A. Thank you, Jason. Kay Jason Calibre, Jerome Estose, Jomi Genon, kay Jurik Baisa, kay Johnny Holgado, kay Johnny Peroso, at kay JB Lu Gia. And congratulations nga pala sa Team IC for winning the title and the second runner-up for Mr. Kabuya. Congrats kay Archan Perez, sa kapatid namin yan, na nanalo ng second runner-up. Congrats din sa lahat ng nanalo, lalo na kay Miss CentroMall 2019 na napakaganda. Yun, congratulations sa lahat. Guys, thank you for really supporting me on this journey. And before we end this video, please follow my brother on his social media accounts. Follow me guys on my social media accounts at Kino Estrada, Facebook, Twitter, and Instagram. Yes, and if you like the entire video, please give us a thumbs up, subscribe the channel, and we'll see you again. Bye!